istorya ng mga hayop na sumagip sa buhay ng tao. Saksihan ang iba't ibang storya ng kabayanihan na pinamalas ng mga hayop upang iligtas ang tao sa kapahamakan. Mag-umpisa tayo sa bansang Georgia kung saan sumikat ang aso na si Kupata dahil sa malasakit niya sa mga batang tumatawid ng kalsada. Kinaaliwan ng mga netizen Kupata dahil saan ka ba makakakita ng aso na aktibong tumutulong sa pedestrian. Kapag naka-duty si Kupata, bawal dumaan dito ang mga pasaway na driver. Yan ay kung ayaw mong makahula ng traffic enforcer na may apat na paa. Do not. Sa probinsya ng Thailand, mag-ingat ka sa kung sino ang aawayin mo dahil baka elepante ang lumesa. Todo asikaso naman ang elepante sa... Di ko expect yun. Akala ko aso lang yung tutulong doon sa may-ari. O nga naman, tumataing dyan. Parang sarap to rin mag-alaga ng elepante, no? Imagine, hindi aso yun nandun sa labas ng bahay mo, elepante. Pag may pumasok na magnanakaw, ihahagis na lang ng elepante sa kabilang barangay yung magnanakaw. Hindi ko in-expect to. Sa kanyang amo, at tinulungan pa niya itong makabangon. Sweet. Sa India, naging guardian angel ng lalaki na to ang baka matapos siya ipagtanggol sa mga tao. Napaka-protective ng baka sa kanyang amo at hindi nito hinahayaan na may lumapit kahit sino. Kaya mo bang katayin ang iyong baka kung ganyan siya magmahal sa'yo? Oh no! Astig, no? Delikado ang balcony sa mga building, lalo na sa mga bata. At alam yan ng mga pusa. Ang wonder cat na to ay pinipigilan si Bunso sa tuwing nagtatangkang umakyat. Ito, nakita ko na to sa Facebook. Sa Facebook ko nakita to. Ang galing nga nito. No? Talaga mang hindi makakatalon yung anak mo eh. Nang bakod. Ginagawa mo? Mukhang mas responsable pa to kesa sa nanay ng bata na abala sa pagkuha ng video. Delikado sa bata ang balcony, pero mas lalong delikado sa baby ang mahulog sa hagdan. Dad! Sa video, makikita ang sanggol na gumagapang papunta sa delikadong hagdan. Bago pa man maaksidente ang baby, sumugod na agad ang pusa para pigilan ang bata. Hinarangan ng pusa ang daanan sa hagdan at ang baby. Kaya ano eh, masarap mag-alaga din ng hayop. O natuturuan mo yung, sa totoo lang, paano mo siya tuturuan, hindi naman kahit di ka marunong magturo. Basta yung sinasaway mo at nakikita niya yung sinasaway niyo, sinasaway mo, yun yung ginagawa niya. B, ibinaling na lang ang atensyon sa ibang bagay. Tuwing summer, mahilig lumangoy sa dagat ang mga bata. At kung peligro ang bata na malunod, dapat ay meron kang aso tulad nito. Kahit ligtas naman at mukhang naglalaro lang ang bata, protective pa rin ang aso na to sa safety ng kanyang amo. Sa mga nag-aalaga ng baka, normal lang ang paglalagay ng tag sa tenga ng bagong silang na baka. Kaso, delikado ang mga nanay ng baka dahil protective ito sa kanilang mga anak. Kaya naman sa next clip, makikita mo kung paano protektahan ng kabayo ang kanyang amo sa nanay ng baka. Naglalagay ng tag ang lalaki na to sa batang baka at ang kabayo naman niya ang nagpapaalis sa nanay ng baka na handa ng manuwag. Ang mga swan ay delikadong ipon at napatunayan na yan ng maraming biktima. Pero ang aso na to sa video ay hindi papayag na dadaragin ang kanyang amo ng ibon. Sumugod ang itim na swan sa lalaki na may kasamang bata, buti na lang at nandyan ang kanilang security guard. Para sa 2 taong gulang na bata, kalingin, no? Ito, kakatakot naman to. Meron na kung anong kapatid dyan. Yung kapatid kong babae, lagi hinahabol ng manok na inahit ng bata siya. Ang corn maze ay nakakatakot na lugar at pwede kang maligaw rito. Yan ang nangyari sa batang si Mason matapos siyang maligaw sa taniman ng mais. Buti na lang at kasama ni Mason ang kanyang aso na si Bella at ito ang tumulong sa kanya upang ma-rescue. Ayon sa mga responde sa bata, natuntun nila ang lokasyon ni Mason dahil sa walang sawang pagkahol ng aso na tila ba humihingi ng tulong. Ito ang actual video ng pag-rescue sa bata gamit ang infrared.
Si Mason ngayon ay isang proud owner ng mabait na aso. Ito naman ang German. Meron kami aso dati, aso ng kapatid ko. Yung pamangkin ko nung baby pa. Tuwing lalabas siya, kasi malapit sa kalsada, dito sa malapit sa kalsada yung pinto eh. Tuwing lalabas siya nung pinto, yung pamangkin ko, yung aso nung kapatid ko, pupunta na yun sa kalsada, haharangan na niya. Oh, totoo yun. Haharangan na niya yung pamangkin ko nung baby. Hinaharangan na niya, hinaharangan na nung aso namin na huwag pumunta doon sa kalsada. Shepherd na pinukawa ang atensyon ng mga pulis para sundan siya ng mga to. Sinundan nila ito ng 3 minuto. Ang hindi nila alam, itinuturo pala ng aso ang direksyon ng bahay na nasusunog. Oh no! Dito naman sa next video, mapapanood ang pagpasok ng magnanakaw sa bahay ng ibang tao. Lumapit agad ang aso na to na parabang gustong makipagkaibigan sa magnanakaw. Nakuha ng lalaki ang tiwala ng aso nang maya-maya lang, lumitaw sa eksena ang babae na may-ari ng bahay. Sumigaw agad ang babae at dito nag-beast mode ang aso. Ang kaninang maamo ay isa na ngayong delikadong aso na handang umatake sa kalaban. Ano yan eh? Agad din naman nilang napalayas ang magnanakaw. Laki ng aso, no? Hindi siya natakot dun. Ayon sa Federal Bureau of Investigation, 40% ng murder case sa Amerika ay nananatiling unresolved. Pero sa kaso ng parot na to, siya ang naging susi para malutas ang kaso ng pagkamatay ng 45-year-old na si Marty Durham sa kamay ng kanyang asawa na si Glenna Durham. Tumibay ang akusasyon sa kasong murder matapos marinig ng mga pulis ang nakakakilabot na panggagaya ng parot sa boses ni Marty Durham. Di umano, ang mga salitang binanggit ng parot ay ang mga huling salita ni Marty bago pa maganap ang krimen. Nang dahil sa parot, tumibay ang ebidensya at nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong si Glenna na sospek sa kasong pagpatay sa kanyang asawa. Dito naman sa next nating storya, nailigtas ng parot ang kanyang amo sa sunog na tumupok sa kanilang tahanan. Mahimbing na natutulog si Anton Nguyen nang hindi niya alam, tinutupok na pala sa apoy ang kanyang bahay. Buti na lang at nagising siya sa sigaw ng kanyang parot dahil sa paulit-ulit na pagsigaw nito sa kanyang pangalan. Nang dahil sa kanyang parot, ligtas na nakalabas ng bahay si Anton kasama ang kanyang pinakamamahal na parot. Galing, nung mag-alaga na kayo ng hayop, kami may alaga kami aso. Ito rin ang kaparehong kaso na nangyari kay Robin Lawson at sa guardian angel niyang pusa na si Toby. Ayon kay Robin, ginising siya ng pusa na si Toby dahil sa sunod-sunod nitong pagmiyaw at pagkalmot sa pinto. Nang binuksan ni Robin ang pinto para lapitan ang pusa, dito na niya nadiskubre na nasusunog na pala ang kanyang bahay. Dali-dali namang lumabas papuntang exit si Robin kasama ang kanyang pusa. Dinala sa ospital ang pusa matapos itong makakuha ng iba't ibang paso at injury. Ayon kay Robin, nagpapasalamat siya sa kanyang pusa. Biruin mo, kesa tumakas mag-isa ang pusa sa nasusunog na bahay, pinili nitong manatili at gisingin ang kanyang amo. Galing, nakakaano ng puso. Ano? Galing na gumawa ng video ito. Thank you po kay Pretty Thinking Pinoy. Siya kanya po galing ang video ito. Dito naman sa Brookfield Zoo, sumikat ang gorila na si Binti matapos niyang sagipin ang buhay ng batang nahulog sa kanyang enclosure mula sa taas na 14 feet. Taas. Naging good Samaritan ang gorila at binuhat niya ang bata at dinala sa pinto malapit sa daanan ng mga zookeeper. Noong 1996 pa nang maganap ang istorya ng kabayanihan ni Pimpi. Oh, nabaltaan ko nga ito. Matagal na to. At naging patunay na maski ang mga wild animals ay may puso rin palang tumulong. Ito naman ang aso na todo sa pagtanggol sa kanyang amo na mukhang na-involved sa road accident. Nakahandusay sa kalsada ang lalaki na to at walang sino man ang pwedeng lumapit sa kanya dahil sa protective niyang aso. Ganito rin ang nangyari sa lalaki na to matapos siyang maaksidente at isugod sa ambulansya.
Makikita sa video na kasama pa din ng pasyente ang kanyang dalawang aso na ayaw siyang lubayan hanggang makaabot pa sa ospital. Dahil sa video, makikita mo na parang tunay na pamilya ang trato nila sa isa't isa. Parang nakakaiyak na eh, no? Maski ang mga balyena ay meron din palang instinct na tumulong sa tao sa oras ng panganib. Sa video, mapapanood mo ang paglapit ng balyena sa babaeng diver habang may mga pating sa kanilang paligid. Ayon kay Nan Hauser na kumuha ng video, pilit daw siyang niyayakap ng balyena para itago sa gutom na pating na hindi na raw nakunan sa video. Pilit pa nga siyang pinapasakay nito sa taas ng ulo para hindi siya malapitan ng pating. Sa huli, ligtas na nakabalik sa bangka si Nan Hauser na may baong alaala na minsan na siyang sinagip ng balyena mula sa kapahamakan. Believe it or not, may mga aso na hinasa para magbigay ng first aid sa mga taong nakararanas ng seizure o pagkawala ng malay. Gaya ng babae na to na nakaranas ng seizure sa kanyang bahay. Agad namang lumapit ang kanyang aso na nag-training para sa ganitong senaryo at nagmistulang unan para hindi tumama ang ulo ng babae sa matigas na sahig. Galing, no? Nakakatuwang isipin na maski ang mga hayop ay likas pala talagang matulungin sa mga tao. Kaya sana, pangalagaan natin sila at ipakita na kaya din natin silang tulungan sa oras ng kanilang pangangailangan. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Galing, no? Shoutout kay Nevan. Galing, no? Nakakaano ng puso, nakakaantig damdamin tao. Yun ba? Tama ba? Nakakaantig ng puso. Nakakaano. Parang ang sarap sa pakaramdam ng video. So don't forget to subscribe Free Thinking Pinoy Channel. Ang galing yung gumawa ng video. Ang ganda ng pagpapaliwanag. Tapos ang dami nating nakita, di ba? 19 yata. Ano ba? 19, di ba? Siya, labing siyam na istorya ng mga hayop na sumagip. Galing, ang galing. So ayun, salamat po sa nag-request nito at don't forget ulit to subscribe. Kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Free Thinking Pinoy, di ba? Suportahan niyo po yung mga ganitong klaseng channel. Ang gagandeng, nakakaano ng mga nakaka-good vibes in a different way, in different way. Iba, hindi tawa ka lang ng tawa, di ba? Parang mixed emotion yung nararamdaman mo. Ang galing. May mga sarap na mas maaalala yung mga experience mo sa mga alaga mong hayop. O, meron ko mga alagang hayop talaga ganun. Pag yung pamangkin ko nung baby pa, sinasagip niya yung ano, sinasagip nung aso nung kapatid ko yung pamangkin ko sa palo nung manok. Kasi one time nakita ko yung asong yon umaano, umiiyak na umiiyak tapos pumapalo, pinapalo siya ng manok. Sabi ko, napaka-syunga naman tong asong to. Bakit nagpapapalo ng papapalo sa manok tapos umiiyak na umiiyak. Nung nakita ko, next nasa tabi lang pala nung ano, nung aso namin, nung pamangkin kong baby, yung bata pa, yung mga siguro 2 years old, naglalaro doon sa tabi, eh yung manok na mamalo. So naisip ko, kaya pala niya hinaharangan yung palo, kaya niya pala sinasalo yung palo ng manok kasi ayaw niyang paluin yung pamangkin ko. Oh, automatic yung manok gulpe. Gulpe sa akin. Siyempre, pamangkin ko na ipapaluin. Ewan ko kanino manok, hindi ko maaalala. Gulpe! Ako yung nakapagsabong sa manok. Joke lang. So ayun po, maraming salamat po at see you on next video. Butang na naman! Keep on going, buddy.